Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anduwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang Maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaaalis ko pa lamang sa bayang San Diego, pagkatapos ng 20 taong panunungkulan, may 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa'y batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilan ding hermano tersero, gayong 20 taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagpapabaya o iyo'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong Laruhang magpapatunay sa inyong ang mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Iyan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ang magkura, ay mapapahamak ang bayan! Ano ibig ninyong sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehen kaaway ng Diyos ay pinanigan ang pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita. Kapag ang kuray nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kung hindi bukas na bukas din malalaman niya ng general. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente na magitan si Padre Sibila sa dalawa. Siya'y hindi nangungumpisa, ngunit isang kasinungalingan na sabihin siya'y nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin, sa Diyos at sa lipunan. May kaisa-isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya'y magpatiwakal. Nang dumating ang kura sa San Diego ay pinabugbog ang koadyator at pinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Nang mabatid ito ng general ay inilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente. Unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin gaya ng mag-asawang sina Dr. De Espadania at Doña Victorina. Aba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama.